ang gagawin natin ngayon ay pag-aaralan natin yung civil 3D. So, ituturo ko sa inyo ang kung paano mag-plot ng civil 3D. So, meron ako nakanda na Excel para sa pag-import ng data. So, ito yung ginagamit kong mga software, Revit, Civil, AutoCAD, SketchUp, then SWDTM. So, pakita ko muna sa inyo itong SWDTM. Ito yung ginagamit ko para mabilis ako makapag-import ng data. So, ang topic natin ngayon is sa Civil 3D muna tayo. So, i-click natin yan. Antayin nyo lang siya. Then, yan. So, mag-import tayo ng data. Dalawa yung ginagamit ko. Bale, itong create ground data saka point creation tools. So, ang gagamitin natin is point. So, click natin itong points, then point creation tools, then makikita kayo dyan sa creation point. Ang pipindutin nyo dyan yung dulo, ito. Pangalan nyan is import points. So, i-click natin yan. So, may makikita kayo ditong lumabas. So, i-click natin itong plus. Mag-import tayo ng data. So, nasa desktop yung data ko. So, ito na siya. Click ko lang siya. Then, pag kinilig nyo ito, may lalabas na PRN, CHB, XYZ, AUF, yan. Bale, siya, yan yung lumabas. So, ang ginagamit dapat dyan, CHB. Total, naka all files naman siya. Pwede namang all files. All files ko na lang. Then, open. So, nag-check na siya. Paano ba natin malalaman kung tama yung na-import natin? So, X muna natin to. Ipakita muna natin kung paano magiging tama yung pag-import natin ng Excel. X ko muna. X, tapos minimize ko muna siya. So, ito yung last survey ko. Pakita ko siya sa inyo. So, ayan. Dapat, ganito yung format ng Excel nyo para makapag-import kayo ng data. So, kailangan naka-points, tapos naka-northing easting. Ito yung northing or and easting. Pwede rin easting, northing. Tapos, ito yung elevation, then description. So, dapat ganyan yung format ng Excel nyo na i-import sa civil. So, balik na tayo sa topic natin, X natin. Then natin civil, open natin, then balik tayo, points, point creation tools, click natin to, then plus, nasa desktop yung Excel ko, ito yun na yung nasa desktop, so click ko lang yan, nakita ko sa inyo yung kanina, yung pwede tayo mag-all files, open. Yan, nag-check siya. So, tama yung format natin. So, pwede kayo mamili dito kung ano yung gusto nyo gamitin. Pwedeng point, northing, easting. So, pag kinilik natin to, lalabas siya, point number, northing, easting, saka point level. So, siya, yun yung mga nakalagay abbreviation dito. So, ito na yung gagamitin natin. Point, northing, easting, saka Z or or elevation. Then kinikilik na siya, okay. So, wala kayong nakikita kasi masyado maliit. So, zoom, enter.
zoom enter natin, zoom enter, i-enter. So, siya dumaliit. Ayan siya. Ito yung files ko. So, nakikita nyo, wala siyang nakalagay na description. Wala siyang point, number, northing, easting, saka description. So, ang ginamit ko kanina is point number, northing, easting, and elevation. Kaya, hindi ako naglagay ng description. So, paano lalabas yan? So, i-click natin to. Then, right click. Then, punta ka ng point group properties. Ayan, makikita nyo siya. Then, nakikita kayo dito na kanan. Kaya, wala siyang mga code. So, i-click natin to. Point level. So, pwede nyo gamitin to. Description only. So, pag hindi siya pwede kasi wala akong ginamit na description. Kaya, ito lang siya sa elevation, northing, easting, point number only. Saka, point number and description. So, ang gagamitin ko na lang is, ito na lang, point number, elevation, description. Okay na lang, click natin, apply, then, okay. So, yan, nakita niya, lumabas na siya. So, malalaki yung mga number. Ano natin papalitin yan? So, pwede natin ding palita natin yan ng 1:250. So, ayan, mute na siya. Click nyo lang to. Itong yan. Then, kahit ano dyan, kung gusto nyo malaki or maliit. So, ayan, okay na tayo. Nakapag-import na tayo ng data. So, proceed na tayo sa paglalagay ng contour. X ko muna ito. Hindi agad kayo pwede mag-alignment kapag walang contour. Kasi hindi naman kayo makakapag-add agad nyan. Sa part 2, papakita ko sa inyo yan. So, dito muna tayo sa paglalagay ng contour. So, andyan na nga. Pakita natin pa saan tayo pupunta. X ko muna ito. So, ito yung punta ka dito sa prospector para makapaglagay ka ng contour. Double click nyo lang yan. 1, 2. So, ayan. So, makikita nyo yung surface. Wala siyang nakalagay na plus. So, para magkaroon nyo ng plus, gagawa ito. Itong susundan natin. Right click. Then, create surface. Ayan, pakita natin. Right click. Then, create surface. So, ayan. Makikita kayo dyan na dalawa. Style saka render material. So, ang gagamitin nyo lang dito is style. So, i-click nyo lang dito sa tabi. Sa right. Click nyo. Double click. May makikita kayo. Naka 2 pa rin siya kasi naka 2 and 10 pa rin siya. Papalitan natin yan para malubas yung contour. Then, punta tayo dito sa design. Design ang pipiliin nyo. Itong design. Click. Then, okay. Then, okay. Then, wala pa kayo nakikita lumalabas na contour. Kasi may step pa dyan. Paano lumabas ang contour. So, mapapansin nyo, may doon sa surface kanina na wala siya naka-add. So, na plus. So, ito na siya, lumabas na. Add natin. Then, plus. Click nyo ulit yung plus. Then, sa definition, click nyo ulit yung plus. So, wala na kayo nakikita plus. So, pupunta kayo dito sa point groups. Sa point groups na to. So, right click nyo lang yan. Then, add. Makikita nyo, may lumabas na all points. So, i-click nyo lang yung all points. Yan. Then, apply. Then, okay. Yan. So, lumabas na yung contour. So, exit natin to.
So lalagyan natin siya ng label, yung mga numbering dito sa mga contour. So bago yan, lalagyan muna natin siya ng triangle para malagyan ng label. So click muna natin yan, right click, then punta ka ng surface, edit surface. Yan, ito yung sinasabi kong triangle. Mapansin nyo, wala siyang nakaibang linya. So pag kinilik ko yan, ginawa ko siyang dilaw. So ibig sabihin yun, nag on. So click ko na siya, apply, then okay. So mapansin nyo, meron na siyang lumabas na linya. Yan yung triangle, yung mga triangle na yan. So maglalagay na tayo ng label. Yung label, yung mga numbering dito. Yan. So click ko lang yan, kasi wala pa lumalabas dito na label. So pag kinilik ko yan, may lalabas na label yan. Yan na. Dito, add label. Click ko lang yan, then contour, multiple at interval. So ito na yung kiklik natin. Then ipipick mo lang siya sa point to point, kahit dito sa part na to hanggang dito, or kahit dito or dito, kahit saan dyan pwede. So dito lang napili ko, click ko lang dyan, then dito sa dulo, kahit saan, then enter yung nasa keyboard, enter. Napansin nyo may lumabas na siya mga numbering. Escape nyo lang para natanggal yung blue. Then ito na yung mga nasabi kong level. So hanggang dito muna ituturo ko. So sa part 2, papakita ko yung paglalagay ng alignment sa profile. Then sa susunod, assembly, corridor, sa mga part 3-4, ganun. Kasi masyadong mahaba yung video. So salamat sa panonood. Sana nagustuhan nyo to. And then kung interesado kayo sa matuto, follow nyo lang. Yan lang po. Thank you.